What's up guys? Casting Maddox here. Ngayon ay mag-unboxing tayo ng rod ulit ito. Ito. Pero hindi na to ultralight. Parang medium rod ata to eh. Kasi mahaba. Dalawa kasi yung hinihintay kong rod ngayon. Yung ito ata, yung medium, tsaka yung light jigging na rod. Galing pala to sa account guys, sa Nia Outdoors. Ito yung store nila guys. So, yan, yan yung store nila. Available sila sa Shopee at Lazada. Tara guys, samahan nyo ako mag-unboxing nito. This is Casting Maddox, Shopee Budol, Episode 4. So ayan guys, unboxing natin tong rod galing kay Nia Outdoors. So, pinapa-field test sa atin to guys. Try natin makadali ng mamaw nito. Ipa-partner ko siguro dito yung kuan. Yung Shimano Sedona natin na 3000 series. Check nyo na lang yung kuan guys. Yung store ni Outdoors. Ilalagay ko yung link sa baba. Madami siyang mga rod binibenta guys, tapos budget friendly lang, magaganda pa yung quality, or parang dalawa at laman nito ah. Yun guys, tunutin na natin, ganda ng pagkakabubble wrap guys. Oh, ay isa, iisa lang pala guys. Baka may freebies? Wala. Walang freebies. Ito yung kuan, medium rod na hinihintay ko para sa panghahunt natin ng mga malalaking isda. Ayan, may freebies siya guys na kuan tukbi. Ang laki. Ayan. Ang laki ng kuan, laki ng lure. Tabi muna natin to. Yan ang ka. Balot na balot sa bubble wrap guys. Yan. Dark Horse 2.402. Bali siguro kuanto kasi pag it fit is 2.4. Tapos 2 section na yan. Dark Horse S yung pangalan ng rod. Yan guys, 8 feet, 2 section. Buksan natin dito. Yun, makapal. Medium nga. Yan, unahin natin yung tip guys. Wow, ganda ng tip. Solid. Solid yung tip guys. Ayan, naka, yung detailed niya, naka spiral wrapping. Ayan. Naka spiral wrap siya na magaspang. Ayan. Magaspang. Ayan guys, so Fuji na pala to guys. Ayan, Fuji. Kung mazoom, ayan o, may Fuji na nakalagay. Traditional black na may gold accent yung epoxy niya ng mga wrapping sa guide. Ayan. May ilang guides dito. 2, 4, 6, 8, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa top section pa lang guys, ayan, 8 na yung guides. Yan guys, talagang medium to guys, so kunat. Pero yung ganda yung pagkakalagay ng epoxy niya guys, so manipis lang, tapos pantay na pantay. Ayan, pantay na pantay yung epoxy niya. Ayan, yung linis ng pagkakagawa, ayan. Ayan, tapos Fuji na. Ayan, tabi muna natin ito dito. Tingnan natin yung kuan. Tingnan natin tong bat. Ayan, oh guys, ayan na, naka Fuji na siya guys. Fuji na. Ayan, laki ng Fuji dito guys, oh. Wow. Wow. Baliktad. Ayan guys, Dark Horse. Ayan guys, 8 feet pala to guys.
So yan, naka ang kuwan siya guys, solid. No. Solid siya. Solid carbon. Yan, andyan na rin yung kung ano, Fuji nakalagay. Yan. Yan guys, yung ito yung lure niya. 10 to 30 grams. Ayan. Tapos 12 to 25 pounds yung line capacity niya. Ayan. Tapos 8 feet to 40. Ayan. Tignan natin tong kwan guys, yung reel seat. Ah, Fuji din yung reel seat guys. Ayan, tagalin natin to. Wow, ito yung kwan niya guys. Ito yung rod bat, rod handle. Ayan guys, naka Fuji. Fuji na floating. Ayan, ang tawag nito. Reel seat, floating, ayan yung Fuji. Ito din Fuji na din. Ang ganda guys, so kasi dito iba foam, dito plastic. Yung kwan, plastic part. Ang ganda, hindi foam. Tapos ito yung rod kapal, rod bat niya, ayan kapal pang, tapos ang haba ng rod bat guys, pang kuhan talaga siya, pang casting yan, pang sure casting natin to guys. Yan, babalahan natin ang mga mino na tag 16 grams bit to 12 grams. Yan guys, ganda dito guys, naka blue accent na siya. Yan, yan yung Fuji niya dito din. Ayan guys, sa may expert na nakalagay dito. Ayan, expert. Ayan guys, naka-yung kuhan dito, may cork yung sa kuhan niya, bat niya. Tapos, blue accent. Ang ganda ng blue, tsaka itim guys na kuhan. Paris na color, ayan. Ayan, pakita natin ulit guys, para ma-appreciate natin. Ayan. Ganda ng kuwan niya guys, so back section, haba ng handle guys, budget friendly lang to guys, naka Fuji na lahat. I-announce ko yung price mamaya. So yan guys, quick unboxing lang to kasi gagamitin ko to bukas siguro. Yan guys, try natin ikabit tong kuwan, excited na ako. Yan, try natin ikabit tong Shimano C3000 na loaded ng Eastern Braid, 33 pounds na times 8. And guys, ganda. Wow, bagay na bagay. Kasi makapal yung dito guys. And guys, bali, yung rail natin guys, one lang talaga. I-upgrade natin tong handle nito balang araw. And guys, ganda tignan guys, so excited na ako para bukas. Yung Dark Horse 8 feet na rod ni Nia Outdoors. Ayan guys, ang ganda yung impression ko guys, ang ganda ng rod bat una. Yan kasi pang kuhan talaga, pang casting. Ayan, pag dalawang kamay yung gagamitin nyo. Ayan, sarap pang cast nito guys. Tapos solid yung rod. Ayan, tapos ito yung nakaganda sa kanya guys, kasi Fuji na siya. Ayan, tas 8 feet. Ayan, di ko din mapapakita sa inyo, pero ang angas tignan guys. Ayan, bali, ayan, haba,
8 feet kasi. Bale, 9 yung ring guides niya in total. Tapos, gusto ko yung blue accent, ayan. Yung design niya sa kuan, mga wrappings din, naka-blue accent. Ayan. Kung gusto niyo mag-avail nito, guys, lalagay ko yung link ni Outdoor sa baba. Kasama na din yung Shopee, tsaka Lazada. Tapos ang price nitong medium na dark horse, guys, kay Nia Outdoors is 1,697. And guys, naka Fuji na siya na rail seat, tsaka Fuji na guides. 1,697 lang to, guys. At tsaka kung order kayo ng rods na mahaba, doon na kayo sa Lazada kasi si Shopee, stricto siya sa mga rod na matataas. Ipapabalik din daw kasi ng custom. Ayaw natanggapin ni Shopee yung mahabang rod na order. Kaya pag order kayo ng rod na mahaba, check na lang sa Lazada store. Baka may store din sila sa Lazada, katulad ni Nia Outdoors. Kasi si Nia Outdoors lang din yung nagsabi about sa akin eh. Ayan. Ito yun, guys. Dark Horse. 2.4 meters. Ayan, guys. 8 feet. Naka-Fuji na lahat, guys. From Nia Outdoors. So, ayan, guys. Yun lang lahat, guys. Don't forget to like and subscribe. Tight lens always. Peace out.